pag-uusapan today, pag-uusapan natin kung ano ba yung best item pa ibenta sa gold para makakuha ng gold. So, nung una, please subscribe muna sa channel natin. So, sa mga kailan viewer natin, kung may gusto ko yung pag-shoutout, comment pa kayo sa baba below. Okay, so start natin. So, ang una-unang binibenta ko para magka-gold na mabilis, kasi yung pansin nyo naman yung costume ko. All set po tayo. And, check ko lang sa inyo. Pakita ko lang sa inyo yung outfit sa mga outfit. Ayan, so naka-all set na rin ako. Ayan, binili ko talaga yung pang-forma. Kasi nga sabi nila na sa forma ang lakas. Saka itong mouth. Ayan, na-upgrade ko na rin. Binuhat lang din ako ng Chinese ito. Pero hindi ako pwede ng Chinese guys. Kaya ito namin Chinese team. So anyway, start tayo. Kung ano yung unang-unang binibenta ko, please, itong gold silver. So saan nga ba nakakuha ito? Click nyo lang yung source. Ayan. Pwede kahit saan yan. Pero ang pinaka-effective way para makakuha dyan is sa Magic Square talaga. 1F, 2F sa lahat ng Magic Square. Tapos white silver. Tsaka gold white chamber, tapos yung gold chamber. So ibig sabihin doon, yung gold chamber pwede kang patayin doon anytime. Ang kinaganda lang sa white chamber is pwede kang mag-AFK, bawal PK doon. So minsan pag busy sa work yan, pwede kang mag-AFK doon. Pwede kang mag-AFK doon ng 1 hour pag magpa-farm ka, pag masyado kang busy. Pero kung hindi ka naman busy, pwede sa gold chamber, mas effective talaga yung para sa akin. So check natin yung market price, depende pa rin sa server ninyo. Kasi minsan pag luma na yung server, may medyo maliit na yung bigayan dito, bentahan ng gold silver. So halimbawa, bibenta natin yung gold silver natin. Benta po siya kasi ang lowest unit price is 0.64. So ibenta natin siya ng 0.64 example. So kahit lowest price 64, so 0.76 unit price. So useless na din, ibenta natin to ng 10. So dapat guys, pag nagbibenta kayo ng old silver, dapat marami. Okay, and then next naman na binibenta ko is yung mga itong ano guys, kasi pag level 80 ka na o level 70 plus ka na, madali lang makakuha nitong ito yung next sa binibenta ko, which is yung okay, dito pala. So ito yung binibenta ko. Ayan, itong Magic Stone, tapos yung isa, ano, Blue Devil Stone. Ibig sabihin niya, kasi sobrang dali lang makakuha nito guys. Mag AFK ka lang sa abandoned level 3 o kahit saang farm site, makakuha ka nito. Mataas ang chance na tingnan mo nyo naman, 2,000 na yung Moonlight Magic Stone. Ito. Pero yung bibenta nyo dyan is yung Cradable. Ang Cradable pala is yung may timbangan sa gilid. Yan, ibig sabihin na pwede mo ibenta. Ito, bibenta ko rin yan pag dumami na. Kasi kahit kasi bibenta mo pag konti. So yun yung pangalawa kong gamit na binibenta. Ang hindi nyo lang ibibenta guys, itong purified water, kasi sobrang hirap makakuha niya. Lalo na kung yung constitution mas puro epic na. Check ko lang ganito. Ganito na yung wala na na-upgrade ko na kasi, pero sobrang hirap guys, kasi tatlo yung bago ko ma-plus tier 7 to, tatlo yung purified water. So check natin yung price ng purified water. Sobrang mahal. Nasa click natin purified around nasa 399 guys. So sobrang hirap, huwag na huwag nyo ibibenta ito. Siguro nagbibenta nito yung mga high level na, yung mga max na yung constitution nila. Pero para sa level natin at saka free to play na tayo, so need natin na i-save yung mga yun. Yung dalawa lang naman, yung purified water at saka yung
itong ito, virtue pill. Ayan. Kung luwag niya ibenta yan, kahit na uncommon pa yan. Kahit na lang pa yung common. Okay, so ang next natin na binibenta is yung blue equipment. So, advisable lang to kapag yung codex mo yung medyo mataas na at nagtukod at nagtukodex ka na ng mga tier 3, tier 2 yan. So, wag na wag niyong ibibenta hanggat wala sa codex ninyo kasi importante pa rin talaga yung codex. So, depende pa rin sa inyo yan. Kung gusto niyo kung cash traceable, eh, pwede nyo ibenta yung blue item nyo. Nakakraft yan, ayan dito. Pag kinraft nyo yung blue item nyo, then tulad nito. Then, so possible na magiging tradable or hindi. Pero mataas chance sa pag-rento sa mataas chance pa. Magiging tradable siya. So pwede nyo ibenta. Ang market price nito is... So wala siya. Wala masyado na ibenta. So ikaw na bahala maglagay. Kasi kung ikaw yung meron, ikaw lang yung meron yan, so patataas ang yung price niya. So, ang price kasi nito sa amin around, ano yun, 500G. 500 gold to. And then next, at pinakalas na, pinaka-effective at mabilis mabenta, ay, dito, puntahan lang muna natin. Punta lang kayo sa any town, Bichon, or kahit saan town, Sneak Pit. Tapos punta kayo dito sa Sundry Merchant. Hindi yan. Asan yan? Ito, Snake Valley Dark Steel Merchant. Teka lang, hindi pala yan, sorry. Ito pala, Dark Steel Exchange pala. So yun, ito yung pinakamabilis na benta. So pag pwede kang magbenta nito ng... Kasi ibig sabihin nito, yung Dark Steel may ipapalit ng ganito naka-box para maging bentable siya or tradable. So sa 1.1 mo, mapapalitan siya ng 1 million pero naka-box. Ayan. So ito guys, sobrang bilis lang mabenta nito compare sa old silver. Check natin yung market price niyan. Tsaka ito yung pinaka-effective. Pero ang gagawin mo nga lang is magmimina ng magmimina ng buong araw para maka-gold ka. Ayan, so yung 1 million dark steel nasa 710. Minsan tumataas, minsan bumababa. Depende pa rin sa flow ng Draco guys. So 710 yan. Tapos yung 100 naman, 1000 dark steel is 74 na lang. So murang-mura na ngayon. Ewan ko bakit, pero yun lang. So sana may natutunan kayo guys. And kung may suggestion kayo tungkol sa content natin, please i-comment nyo lang sa baba. And once again, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye bye.